Hindi na pinalampas ng mga papaalis na miyembro ng Sanggunaang Panlungsod na Kabanatuan ang pagkakataon na makapagpasalamat sa mga kasamahan sa loob ng 3 taong pagtatrabaho bilang mga mambabatas ng pamahalaan. Sa pahayag ni Vice Mayor at Vice Governor-elect Anthony Umali, mailalarawan niya na makulay ang kanya naging karanasan sa loob ng 1 terminong panunungkulan sa lungsod. Bagamat madalas anya nagkakaroon ng iringan dahil sa pagkakaiba ng paniniwala at kulay ng partidong kinabibilangan, ay hindi umano masama ng mga tuwiran upang ipagtanggol ang kapakanan ng mga mamamayan. Isang bagay na lagi kong pinaninilisahe sa bawat isa na mayroon ng sanggunian, yung sinasabi ko yung Salus Populi Suprema Lex, the general welfare of the people is the highest law. So sa paglingkod, sana lagi natin iisipin yung kapakanan ng bawat isa. Hindi po masama ng mga tiran. Hindi rin dapat katakutan na tayo minsan magbigay ng magandang opinion. Ang sa akin lang, yung maibahagi natin yung makakatulong tayo sa ating mga kababayan ng Panlay-Panlay. Lumawak man ang kanyang mga nasasakupan sa kanyang pag-upo bilang bagong Vice Governor ng Nueva Ecija ay mananatili anya malapit sa kanyang puso ang lungsod ng Kabanatuan dahil ang lahat ng aral na kanya umanong natutunan ay babaunin niya sa sanggunaang panlalawigan. Lumaki man ang aming responsibilidad, hindi pwedeng pabayaan ni Dong Anthony ang lungsod ng Kabanatuan. Patuloy at patuloy mong pagsisimbihan ang ating mga kalusoy. Hindi naman makakalimutan ni outgoing Councilor Niro Mercado ang kanyang 12 taong panunungkulan. Marami man anyan nang hinayang sa kanyang hindi pagtakbo sa anumang posisyon sa politika nitong nakaraang eleksyon, ay mananatili siyang bukas palad para sa mga nangangailangan. Dahil sa lahat po ng pagkakalang ko nito, takot na ito ako. Maaaring may isip, maaaring hindi na ako mabalik, maaaring hindi na ako tumakbo. Dahil ito, siguro, hindi naman nandiyan sa inyong paglaban, meron din tayong mga kapatid dito. Ako ay pagdating ng panahon, magiging kapatid sa institusyon, alam niyo ako yung sabihin doon. Dahil po, ako'y lalagayin sa tanimik. Maging si Konsehal Gave Caling na hindi man pinalad na manalo bilang vice-alkalde ng lungsod, ay patuloy pa rin ang kanyang pagkakawang gawa sa pamamagitan ng kanyang Gaves Foundation. Aniya ang bukal na paglilingkod ay hindi lamang nakabase sa posisyon sa gobyerno. Okay, hindi lamang dito natatapos ang aming paglilingkod. Dahil sinasabi ko po, bukal po sa puso ko ang paglilingkod ay wala sa politika ay tumutulong po ako. Dahil masaya, kaloba ko sa ginagawa ko. Masaya po ang puso ko sa ginagawa ng mabutihan sa aming kapwa. Dala ko po ang sariling foundation, ang Gaves Foundation. Kami po ay tutulong hanggang sa abot ng aming mga kaya. Dahil sa sinasabi ko po, bukal sa puso ko ang ginagawa ng pagtulong. Kahit ang ilan sa mga miyembro ng mayorya ay nagpaalam na rin sa mga kasamahan sa sanggunian, kabilang sina Konsehal at 3rd District Board Member-elect E.J. Hoson, Konsehal Mario Siping, Konsehal Fanny Posada at Konsehal Bong Liwag. Nag-iwan naman ng mensahe si Vice Mayor Umali sa susunod na uupong pangalawang punong lungsod. Sana ikaw mismo ang mag-preside. Ikaw mismo, huwag mong ipapasa sa first councilor. Ikaw mismo magtrabaho. Dahil ang pagkuha ng posisyon ay hindi yan laro-laro, no? Hindi yan para lang masabi lang, no? Gampanan natin yung ating posisyon. So by heart, no? Walang masama. Sa akin naman, maging ehemplo tayong vice mayor, maging ehemplo tayong presiding officer. Sa ilalim ng termino ni Umali na ipaayos at napaganda ang Vice Mayor's Office at Session Hall. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.